Okay, magandang araw sa ating lahat, mga kalikot, ano. So ngayon mayroon tayong i-review na pang-solda o soldering iron na 12 volts. So ito, medyo matagal ko na 'to ginagamit. Dalawang buwan na yata 'to eh. So ang ginagamit ko itong charger, 12 volts lang. Nakuha ko 'to mula sa satellite. Pwede din sa GSAT or sa signal na may 12 volts charger. So napaka handy niya, no? So mabilis din uminit. Hindi ka na sa mga gumagamit ng 220 na natatakot na makuryente. So ito para sa inyo, no? 12 volts. Kahit hawakan mo pa yung dulo nito, hindi ka makuryente kasi 12 volts nga lang siya, no? So saksak natin. Yun. Ang kagandahan niya is meron siyang indicator. Kung sakaling may putol at kung walang ilaw dito, matitrace mo agad na may problema sa power supply mo or may putol sa linya. So, ang ganda niya, no? Pag mag-brown out, wala kang takot na hindi ka makakasolda kasi 12 volts lang, pwede sa battery, pwede din sa solar na setup mo na 12 volts. So yun, mabilis siya uminit, napakaganda niyang panghinang. So i-try natin sa battery. So yun, no? Kapit na kapit agad, oh. Ang ganda niya, lutong luto. Yan yung kapit na kapit, hindi na talaga matatanggal niyan. Kasi pag hilaw, madaling matanggal. At saka may magkakaroon ng loose connection sa power supply mo. So yun, no? Ang ganda. Yan yung lutong luto. Kapit na kapit yung pansolda niya. So ngayon, susubukan naman natin dito sa universal board na China. So yun, ang ganda ng performance niya, no? Lutong-luto agad. Tanggalin natin. Yun, ang ganda. Tanggal na tanggal eh. Gandang performance. So kagandahan niya, hindi niya nasisira yung board niya. Katamtaman lang yung init niya. Hindi niya masisira yung pinaka-board niya dito. Yan, no? Kuwang-kuwa. Tanggal niya, no? Napakaganda pala nito. So kahit hawakan mo yan, wala talagang niyang kuryente, hindi yan nangangagat. Unlike sa 220 volts, kapag may resistance dito, pwede ka makuryente dito sa soldering tip mo. Ito napaka-handy lang, napaka-liit lang niya. So isang kamay lang ata, oh. So pagdating sa battery naman, yan, oh, mga nasolda ko, ganda niya, lutong-luto talaga. So para sa mga newbie dyan o beginners pa lang sa pagre-repair, so ito mas recommend ko to, 12 volts. Ang ganda niya. Ang daling uminit. So mabibili to pala sa Shopee. Sa overseas, mainland China pala. Sa China ko pala ito nabibili. Doon ako kasi mura yung shipping. O, halos walang shipping. Halos free na lang yung shipping.
So yan mga lods, no. So yan lang mga lods. Para sa mga newbie. So yan lang. Thank you.